So ngayon mga kalapatids, ayan, muling nagbabalik si JC Lope Official. Ayan. Kung bago ka lang, click mo na yung subscribe button mga kalapatids. So ayan, nakikita nyo yung mga ating stock loft mga kalapatids. For today's video mga kalapatids, papasyal tayo sa ating idolo na si... Ayan, abangan nyo mga kalapatids. So, first time tayo, ang unang maapag-video sa kanyang bagong loft mga kalapatids. Tayo yung unang vlogger na pinayagan niyang mag-video sa kanyang bagong gawang Taiwan loft mga kalapatid. So tara, samahan niyo ako at pasyalin natin, visit natin ang kanyang napakagandang loft. So tara mga kalapatid, let's go! Alright mga kalapatid, andito na tayo sa loft ni Sir Morado del Rosario mga kalapatid, aka MDR Loft mga kalapatid. So tara, ayan, super ganda ng kanyang bagong Taiwan loft mga kalapatids. Ayan yung mga sasakyan ni Sir Morado. Tapos andito din yung tropa natin na si Pau Guevara at si Jason, taga Magalang mga kalapatids. So sumama sa atin mag loft visit mga kalapatids. At andito rin pala si Sir Engels Loft mga kalapatids. So ayan, akit tayo mamayang pagdating ni Sir Morado. So ayan, tamang tingin-tingin lang tayo dito sa labas mga kalapatids. Mapapasana all ka na lang mga kalapatids. Alright, akit tayo mamaya mga kalapatids. So papakita ko sa inyo yung loob ng kanyang Taiwan loft mga kalapatids. So tara, let's go! Kalapatids, akyat na tayo sa kanyang Taiwan loft mga kalapatids. Tara, akyat na tayo. Ayan, pinauna natin sila Pau Guevara. Ayan, yung viewing niya, ang ganda mga kalapatids. So, super ganda dito sa kanyang bagong location mga kalapatids. Wala siyang katabing bahay mga kalapatids. Meron man siyang katabing bahay, medyo mababa yung mga kapitbahay niya mga kalapatids. Siya over 360 looking yung ng viewing. Super solid mga kalapatids. Nakaka-ingit mga kalapatids. Sana all ka na lang. Ayan. So, ito yung kanyang viewing area mga kalapatids. Pag bagong sampay yung kanyang young bird, ayan, nandito lang sila. 1 month. Nasa viewing area lang sila. Tapos, meron pa sa taas. Ayan, mamaya pakita natin. So, ito na yung mga kanyang south young bird mga kalapatids. Super dami. Nasa 60 na young bird to mga kalapatids. Ongoing pa yung kanyang breeding mga kalapatids. So ayan yung kanyang sightseeing view. Ayan, ang lupet mga kalapatids. Kaya ang kitang kita ng mga ibon yung kanyang area mga kalapatids. So ayan si Sir Engels at saka si Sir Morado. Ayan, so papapasana all ka na lang lagi mga kalapatids. Super ganda ng kanyang loft, Taiwan loft mga kalapatids. So ayan, malupit na bloodline, maganda pa yung loft niya. Ay, sana all na lang mga kalapatids. So tara, pasok na tayo mga kalapatids para makita nyo kung ano ang nasa loob mga kalapatids. So tayo pa lang ang maswerteng nakapag-video dito sa kanyang loft. So maraming salamat Sir Morado del Rosario. Alright, pagpasok pa lang natin dito sa kanyang loft mga kalapatids, ang ganda ng temperature dito, ventilation, ay condition na condition yung ibon dito mga kalapatids. Ayan yung kanyang ventilation, pag medyo mahangin sa labas, ayan, pwedeng isarado. Ayan yung kanyang trap door, naka-advance na para sa e-clocking din. Ayan, tapos ayan, pwedeng sara, tsaka sarado, tapos may digital clock siya para alam niya pag padating na at pakatop na ang kanyang mga ibon mga kalapatids. Tapos yung kanyang mga box perch, ayan, ang lulupet, puro box perch, hindi siya gumagamit ng bee perch mga kalapatids. So nakapalibot ng kahoy yung kanyang mga
Loft mga kalapatids. So naka double wall ng kahoy mga kalapatids, para daw yung temperature ay tama lang para sa ibon mga kalapatids. Kahit gabi, yung lamig ng kanyang wall is mainit mga kalapatids. So gusto ng mga ibon is mainit, hindi gumagalaw yung temperature sa loob mga kalapatids. So ayan, nabigyan tayo ng tips ni Sir Morado sa ventilation mga kalapatids. So ayan, ayaw niya rin yung maluwang na loft mga kalapatids, kasi all day nasa viewing area lang yung kanyang ibon, tapos pumapasok lang dito pag gabi na mga kalapatids. So nasa box lang sila pag gabi mga kalapatids. So kaya box perch yung kanyang style mga kalapatids. So ayan, pinapakita niya kay Sir Engels anong use ng kanyang box perch mga kalapatids. So tapos yung ano, wall niya, hindi siya gumamit ng mga mesh wire mga kalapatids. Kahoy din yan mga kalapatids, galing sa mga antik na bahay. So mahal mahal yung presyo niyan mga kalapatids. So ayan, malupet. So kahit gabi mga kalapatids or malamig yung panahon, hindi lalamig yung loob ng kanyang loft dahil puno ng kahoy mga kalapatids. Hindi kamukha ng metal. Pag malamig yung panahon, malamig din yung bakal mga kalapatids. So number one pala din ang temperature sa loft mga kalapatids. So ayan, meron tayong natutunan, para maiwasan lang din ang kanyang mga sakit sa ating loft mga kalapatids. So ayan yung kanyang trapping, pinapakita niya at ini-explain niya. Pag nag-iklak ng Pampanga, naka-ready na rin yung sa kanyang loft mga kalapatids. So sana soon mga kalapatids, mag-iklak na rin tayo mga kalapatids sa Pampanga. Ayan. So tara mga kalapatids, dito tayo sa mga ibon niyang naka-viewing mga kalapatids. Silipin natin yung mga south young bird niya mga kalapatids. So ayan, singit tayo ng konti. Ayan, yan yung mga young bird niya for south race mga kalapatids. So kung nakikita niyo yung PVC na kulay blue mga kalapatids, shower pala yan. So nagpapaligo na siya. Ayan, o-open niya lang yung shower na yan, tapos dyan na lalabas yung kanyang paliguan, yung tubig mga kalapatid. So ayan, mag-shower lang. So tara mga kalapatid, sakit naman tayo dito sa kanyang watchtower mga kalapatid. So nandito yung watchtower niya, dito siya pwedeng mag-abang-abang pag pauwian na mga kalapatid. So ayan, pinauna natin sila Sir Engels, si Pau Guevara, tsaka si Jason. Ayan, shoutout sa inyo mga Dabarcads. So ayan, tayo naman sa asampa, medyo ano yung hagdanan ni Sir Morado. Ayan, medyo may thrill mga kalapatid. So ayan, ayan, pag nakita nyo, ayan sa loob ang naka-aircon, tapos nakapaikot din ng sliding window mga kalapatid. Kitang-kita mo yung north and south view. Ayan mga kalapatid. So ayan, wala akong masasabi dito sa sobrang ganda mga kalapatids. Ayan, mapapapikit ka na lang sa sobrang ganda mga kalapatids. Ayan, tapos may spike para hindi magtambay yung mga young bird sa taas ng loft. Ayan, so ayan yung kanyang landing board, kayang-kayang buhatin yung limang tao mga kalapatids. So ito yung viewing ng kanyang north. Ayan, dyan banda yung kanyang north, tapos dito naman sa likod yung dumadaan ng kanyang ibon sa south. Ayan, papuntang Bataan. So medyo makulimlim lang kalapatids, pero pag fair weather mga kalapatids, litaw daw yung kanyang bundok dito sa south. Ayan, makikita yung mga Bataan, Subic, kita yung area nun mga kalapatids. Tapos sa norte, kita yung Mount Arayat agad mga kalapatids. Ayan, paano pa tayo mananalo niyan kung ganito yung mga kalaban natin. So magpursigido tayo. Ayan, binigyan din tayo ng technique ni Sir Morado. Ayan, focus lang daw. Kung wala ka sa focus, ayan, mababaliw ka na lang sa pag-iibon mga kalapatids. Ayan. So ayan mga kalapatids, hanggang dito na lang mga kalapatids. Kung bago ka lang, click mo na yung subscribe button. So
bababa na tayo mga kalapatid. Papakita natin yung ibon na na-inquire natin kay Sir Morado. So tara. So ayun kalapatid, kinuha na natin yung ibon natin. Yung hen tsaka yung isa nyang nyang bird mga kalapatid. Ayan. So tinuruan tayo ni Sir Morado about sa mga crosses mga kalapatid. So ang proseso pala talaga ng pagkakalapate mga kalapatid. Non-stop learning mga kalapatid. Kung bago ka lang, click mo na yung subscribe button at mag-comment ka na lang. Ayan. Shoutout sa mga viewers natin. Alright?